mong umuwi. Kanya nga ang darating talagang panahon na uuwi kayo lahat. Amen. Maging ako, uuwi din. Hallelujah. And so, bigyan natin siya ng last words na iiwanan sa ating lahat. Good morning, Aleth. Good morning. I love you one by one. And everybody say, I love you. Ah, matagal-tagalin ako sa life eh. Pasaway din ni Pastor. At siguro ang nakakalam yung katulad ko rin matagal na. Amen. Pero yung mga baguhan, beauty na lang nakita nila. Oh, totoo yun. Kasi dumating ako 1996 dito. At nagsimba na ako doon sa ibang churches. At lumipat dito sa Hanoi pa kami, Granville, at dito kami nagtagal. So, si Pastor alam niya kung sino si Mimi. Bisaya. Bisaya. Kaya, tularan niyo ako kasi ganito lang ang ugali ko, pero dapat tularan kasi hindi ito mag-iiwan. Kasi yung hindi nila tanggap yung ugali ko, sila pang nauna. Pinagpiprepare nila ako pero hindi nila napigilan si Lord. Kasi si Lord ang nakakilala sa akin. Diba? So kayo, dapat huwag kayong magtiwalag. Kasi pagdating ko dito, slim na slim pa ako noon. Kahit nandito ako kay Pastor Wendell, siksik na talaga ako. Diba? Apat lang tayo mga kapatid dito sa Hong Kong. Ang ating, ating tawag doon, terminate, pre-contract, finish contract, at for God. At dito ako sa pang-apat, for God na. Dahil, sabi ni Pastor noon, preaching niya, pinapauwi na kami. Sabi niya, 3 years lang daw mag-stay sa Pilipinas, may pension na kami. Pero hindi ni-allow ni Lord, 59 ako pinapauwi. So 1 year na lang ako noon, mag-isis na. So ang bayan si Lord, di ba? Oh, tapos ako sa isis, may St. Peter na ako. May insurance ako. May ano sana ako, memorial, sabi ng anak, ano ba yan, pati ba yan? So, hindi ko na lang siya tinapos. So, ngayon, ako'y nagpapaalam sa Sunday, pero magsimba pala ako sa Sabado. Kasi sabi ni Lord, magpapaalam din ako daw sa Sabado kung i-allow ni Pastor. Diba? Kasi ang sabi ng awo ko, nung first week ng August, kailan na ako uuwi? Parang nagtaka ako, bakit niya ako pag-uwi ka agad? Mga maaga pa, 21 lang yung visa ko. Bakit? Advance ako nag-thinking. Sabi ko, bakit ma'am? Sama na. Eh sabi ko, dito ka mamili, huwag daw yung Sunday. Eh sabi ko, pabalik-balik siya. Sabi ko, kung Sunday ma'am, sa mahal. Sabado ma'am, mahal. Eh paano yung aking pamangkin ma'am? Gusto niyang ihatid ako sa airport. Pero, rason ko lang yun, bakit niya ako pa-uwiin ng maaga. Eh yung, sabi niya, oh sige, kahit mahal. Sabi ko, isang beses ka na lang magpamasahe sa akin, mahal pa? Humiti din siya, humiti din ako. Kasi ganun ako magsasalita. Kung hindi niya tanggap, wala ka. Oh, ngayon, yung kahapon sabi niya, Mimi, yung insurance mo 15 matapos. Ah, sa isip ko, ah, kaya pala pa-uwiin niya ako. Hindi ka na magtrabaho sa amin. Sabi ko, saan ako? Hindi, mag-stay ka lang at ibibigay ko sa iyo lahat ang dapat ibigay ko. Thank you, Lord. Sabi kong ganun. Hindi na daw ako magtrabaho. Mag-holiday na daw ako. Mula Hoy, Bays, Bernays, Sabado. Kaya pala. Dahil sabi ko, bakit hindi lang ako magtrabaho? Di ba ako nakakahiya na kumakain pa ako? Sabi niya, hindi. Insurance mo lang. Eh bakit ma'am? May Panginoon naman ako. Hindi, pinag-usapan na namin ni Sir yun. Kailangan hindi ka magtrabaho. Baka daw madulas ako. So, tulog na lang ako na. Wala ng insurance, tulog na lang ako na. Sabi niya,
akin. Eh, paano yun ang pagkain nyo, ma'am? Ibababa ka, pumili ka. Sabi ganon. Sabi ko, ah, sige. Sabi ko, favor yung ni Lord. Eh, ibig sabihin, uuwi ako na hindi pagod. Kasi minsan tayo, di ba? Pauwiin tayo ng mga amo. Nagunod ka pa, hagar. Dahil lahat, ipusulok, lilinisan mo. So, yun ang sinasabi ng amo ko. Tapos bumalik siya sa, Mimi, si Quinter, yung amo ko, na doon kasi sa Australia, eh sabi daw ng alaga ko, uuwi na ako. Sabi daw ng amo ko sa alaga ko, uuwi na ako ng Sunday. Sabi niya, pauwi niya yung papa niya sa Friday, para daw sa Sabado, pangain daw kami. Wow. Oh, instead na yung papa niya ay uuwi ng Sabado ng gabi, uuwi ng Bernice. Okay, wow. Pa rin, di ba? Oh. Oh. Kaya mga kapatid kayo, huwag kayong magtagal dito sa Hong Kong. Mag-ipon kayo! At uuwi at huwag nang bumalik, katulad ko, edad ang basihan. Oh, di ba? Oh, salamat sa buhay sa aking pastor. Dahil kung wala si pastor, siguro hindi ma-reforma si Mimis. Kunti. Dahil si pastor, siya lang ang makapagsalita sa akin. Ibig sabihin, ang laki ng respeto ko kahit sabihin niya na ako ay maldita. Ay, di naman. Hindi maldita pastor sa akin. Pero si pastor... Bigyan natin last night. Oh. Pero si pastor, mahal ko. Sabi ko nga sa sarili ko, pwede ko rin siyang ipaglaban kung sino man sa mga members niya. Pero okay lang. Basta, huwag lang niya siyang kontrahin. Siya lang nakaintindi sa akin dati. Sabi niya, kilala daw niya ako kahit balintong balintingin eh. Kasi, totoo naman, hindi ko alam, siya lang talaga. Kasi, pag nagalit ako sa isang tao, pag nasabi ko na, wala na yun. Yung tao pinagsabihan ko, umiyak. Iyak wala na. Eh, si pastor lang si madam, ang nakakilala sa akin. Kaya sabi ko, Lord, akala ko walang nakakilala sa akin kung ano talaga si Mimi. Pero pala, mayroon. Yung akin, hindi ko masabi kung anong sasabihin ko kay pastor. Salamat. Sister Leonor, would you please come? Okay. Magkapit-bahay lang kami nito sa Pilipinas, so makikita ka rin. Let's all pray. Panginoon, salamat po sa buhay ni Sister Mimi Panginoon sa kanyang ginawa. Sa inspirasyon na kanyang iniwanan. Yes, Lord. Lord, sa mga memories na napakaraming taon na aming pinagsamahan, sa mga ups and downs ng church life. Lord, salamat sa buhay na ito na nagbigay kagaanan, nagbigay ng kagalakan sa marami, Panginoon, at higit sa lahat sa amin. Lord, dalain ko na pagpalain mo ang buhay na ito, na ipagpatuloy niya ang kanyang pananampalataya, simula dito hanggang sa Pilipinas. Lord, itanim mo siyang muli sa kanyang lugar na pinanggalingan. At dalangin ko doon ay umabong siya, doon ay magbunga siya, doon ay maging inspirasyon siya ng higit na marami. At dalangin ko, Panginoon, na sa pamamagitan ng buhay na ito ay generation of righteous men and women will spring forth. Lord, salamat po sapagkat hindi ito ang huling pagkikita namin. Amen. Hindi naman kami magkita, Panginoon, sa mundong ito ay iyak po, Panginoon, na magkikita kami. Yes, Lord, sa iyong kaharian. Yes. Salamat, Panginoon. Salamat po. Salamat sa buhay na iniwanan. Salamat sa legacy. Salamat yes. sa pakikisama. Salamat sa friendship. Yes. And higit sa lahat, salamat sa magandang halimbawa na iniwanan. Lord, sa iyo ay inihahabilin ang kaibigan ito, ang kapatid na ito, ang nanay na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen and amen. Amen. Amen.